Tinawagan ako nung ating mga kasamahan na nasa Bureau of Corrections kasi ongoing pa rin yung ating demolition ng mga illegal structures, and we started from one quadrant, yung itong quadrant, itong first quadrant. Yung fourth quadrant, yung nasa kaliwa. So kanina, around 10 o'clock, merong explosion doon sa quadrant 4. So hindi pa na ito dinidemolish, pero nagkaroon ng pagsabog, and initially, the finding is that ito ay improvised explosive device. Improvised explosive device itong sumabog. And after na maklear yung area, they were able to recover two hand grenades saka may dalawang blasting caps. So patuloy pag-imbestiga ng ating IED dun sa Bucor. So wala naman nasaktan kasi vacated na yun eh. O yung kasing nasa quadrant 4, ito yung mga sinasabi nating mga extremist violence and violence offenders. So ito yung members ng Abu Sayyaf, ng mga Maute, at iba pa mga sinasabi natin pinaghihinalaan ng mga terorista. So doon natin na doon most of them, itong mga detainees na ito ang nag-i-stay dito sa quadrant 4. Hindi tayo patitinag sa pagsabog na nangyari yun, and we will continue clearing that area so that proper implementation of the policies, rules and regulation will be done by the authorities in there, at maiwasan na. Kasi pag nalinis kasi natin yan, may illegal structure, then wala silang pagtataguan ng kanilang mga cash, mga contraband, mga cellphone, pati illegal na droga, dahil mas madaling i-inspect.